Sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte, may balon sa dagat na ang tubig, lasa raw, soft drinks, O's. Nauuhaw ka ba at gusto mong uminom ng soft drinks nang libre? Baka dito sa Mercedes Camarines Norte, mapapawi ang iyong uhaw. Meron ditong balon kung saan ang tubig, lasa raw, soft drinks. Isang 100 meters mula sa dalampasigan, makikita ang balong may lalim na 9 feet. Ang bunganga nito, makikita lang tuwing low tide. Ang tubig umuusok at kumukulong, kaya tinawag nila itong boro-boro. Salitang Bicolano na ang ibig sabihin, kumukulo. Sa sobrang presyo, kung saan saan nalabas ang mga mula hanggang doon yan sa baba ng dagat, palagay ko hindi marumik dahil agos lang ng agos, hindi baga, maapaw lagi. Pero kahit nasa mismong dagat ang bukal, ang tubig manamis na mis daw. Kaya tinawag nila itong soda spring. Kahit may dagat yan, kumuha ka sa ilalim, walang alat. Ito dumadaan yung dumi, kaya laging malinaw itong sa gitna. Sudang-suda. Meron nga ritong mga nanghihilamos, naliligo, at sumasalok ng tubig. Meron pangaraw mga manginginom na ang tubig sa balon ang ginagawa nilang chaser. Masarap siyang partner ng alak. Lalo't pag nasa ganitong tabing dagat ka, lasang soda siya. Kaya perfect siya sa alkohol. Bumubula sa bibig. Masarap. Ang kanilang free soft drinks, tinitimplahan pa raw ni Adelina ng asukal at pinapatakan niya ng kalamansi. Minsan napipiknik kami dyan. Dyan kami umiinom kasi sabi nga daw ng mga nakatatanda, ang tubig dyan ay nakakagamot din sa ubo, sipon, o kaya pampatibay daw ng baga. Di ba pag bumili ka ng soft drinks, nilagay mo sa baso na kulo-kulo siya, ay ganyan din yan. At hindi lang daw ito lasang soft drinks, nakagagamot din daw. Si Jessie, 3 oras pa ang ibinahe papuntang Boro-Boro. Makasalok lang ng tubig sa balon para ipainom sa kanyang inang paralisado. May mga nakakarating nga dito, mga taga-Bataan, may Sipukot, Camarines Norte, para lang puntahan ito dahil nga sa kakaibang lasa ng tubig. Ito na o, si tubig! Ang tubig mula sa balon, ininom nga. Inumun mo ito lang ito, may kagamutan ito sa tulak. Pag marami ang iniinom ko, may nakakatindig akong humusay. Ito rin daw ang ipinanghuhugas ni Nanay Nelia sa mga problema niya sa balat. Makate. Tapos yun, sa katawang ko, nilala ko. Hindi napapachikapan dahil sa kawawalang baga ng wala raw kasing malapit na butika sa kanila. Kaya ang tubig lang mula sa Boro-Boro ang inaasahan nila na ipanlilinis at ipinanghuhugas sa balat ni Nanay Nelia. Daan dyan minsan, kasi pag napunta kami dyan, daan-daan. Nahinaw minsan, kakaunti na lang, wala na bag. Dekada 60 pa raw nung nadiskubre ang tubig sa Boro-Boro. At dahil nakitaan daw ito ng potensyal, hinukay nila ang ilalim nito para maging balon. Maraming mga nagpupunta dyan, mga bisita, interesado sila. May pwersa daw yan na para tumaas yung tubig. Kagawad pa ako noong 1962. Naisipan ko na yung budget noon sa mga barangay, 5,000, yun ang ginastos ko doon. Para lagyan ng culvert. 5 culvert yung nakabaon na yun. Para yung suda, maipon. Plano yata sila i-develop yan. Kasama po nila yung may-ari ng lupa. At ang isa nga po sa nakita nila doon ay yung mataas na lead content. Potential nga siya. Maging
huling source ng carbonated water. After that, wala na po kaming narinig hanggang ngayon. Wala na rin pong development na nangyari sa lugar. Isa po yan sa mga tinitingnan namin may tourism potential. Ang problema lang po namin yung access road. Pero ano nga kayang meron sa tubig ng Boroboro? Totoo bang para itong soft drinks? Pwede nga ba itong gamot o panlinis ng sugat? Para magkaliwanagan na, sinuri ito ng Camarines Norte Water District. Kukuha po tayo ng sample ng lanot soda spring para malaman po kung ano yung mga mineral content niya, kung saan siya nanggaling at kung healthy ba siya sa katawan at pwede siyang inumin. Una sa lahat, ligtas bang inumin ang tubig? Yung pong initial result ng sample is hindi po siya pwedeng inuman. After 24 hours po, may nakita kaming growth ng bacteria. Iko-confirm pa po namin siya for total and fecal coliform. Pag po may growth, ibig sabihin po nun, hindi na potable for drinking. Based po sa Philippine National Standards for Drinking Water, yung pong bacteriological properties ng water, bumagsak po siya dun sa standard. Pag po nakainom ang isang tao ng tubig na hindi po potable or contaminated with bacteria, pwede po siyang magkaroon ng diarrhea or acute gastrointestinal enteritis po. Yung pong mga tao dun sa area, possible po na immune na yung system nila dun sa tubig. Kapag ang tourist, yung tao na hindi sanay uminom ng tubig dun, uminom, possible po magkaroon sila ng diarrhea. Salt water has sodium, has minerals like magnesium. The salt water can temporarily dry up wet skin lesions. Whether it's eczema, it's sugat, it can dry, but it's not a cure. Some minerals can help in the nutrition of the skin, but it's not a treatment. Yung mga bacteria virus na mamatay lamang ito sa pamamagitan ng gamot o mga herbal medication. Ang carbonated drink, hindi yan pumapatay ng mga mikrobyo sa katawan. Kasi yung tubig dagat, syempre malamig, mapresko. Kaya siguro tuwing umiinom sila, parang pakiramdam nila maginhawa, parang nare-relax sila. Pag patuloy pa rin silang umiinom, baka unti-unti nadidevelop yung sakit. Kung matamis ang water, kadalasan ina-attribute ito sa mga minerals na nakadissolve sa water. In this case, siguro most likely it's going to be calcium or iron. Isa sa pinaka-common na reason kung bakit kumukulo ang tubig is because may dissolved gases. And one of the dissolved gases is carbon dioxide. Kaya yung nagbibigay ng parang konting lasa dun sa soft drinks. Wala tayong magagawa. Kung ikakasama ng tao yan, di tigil. Tatakpan na yan. Totally bawal na. Maraming bahagi ng Pilipinas uhaw sa iba't ibang klase ng serbisyo. Pero anuman ang papatid sa ating mga pangangailangan, siguraduhin hindi tayo lulunurin nito sa kapahamakan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.